Nung isa sa nakaraang episodyo na aking inihatid sa inyo kamakailan lamang ay itinampok ko ang istorya ng iskultor na Italiano na si Francesco Messina na naging tapat na espiritual na anak ni Padre Pio. Madalas siyang bumisita sa San Giovanni Rotondo matapos niyang makasalamuha si Padre Pio na siyang dahilan kung bakit siya nagbalik loob sa Diyos. Isa sa mga binanggit niya noon ay di siya masyadong naniniwala sa mga himala. Sa panayam sa kanya ni Renzo Allegri, ang autor ng librong Padre Pio, Man of Hope, binanggit niya na hindi niya naisip ang mga himala ni Padre Pio. Mas nakumbinsi siya sa kanyang taglay nitong stigmata sa ibabaw ng lahat. Ayon sa kanya, ang mga himala na pinag-uusapan ng mga tao at sinulat ng mga pahayagan ay pinagkibit-balikit lamang niya at di siya naapektuhan nito. Maaring totoo ang mga ito, sabi niya, ngunit sa kanyang palagay, ang tunay na kabanalan ni Padre Pio ay natagpuan sa kanyang paraan ng pamumuhay at pag-iisip. Pero isang araw, nasaksihan niya rin ang isang hindi may paliwanag na pangyayari na hindi niya gustong pag-usapan. Ngunit para sa kanya, minarapat niyang ilahad ito sapagkat sa palagay niya ay makabubuti para sa lahat ng mga tao na malaman ang tungkol dito. At yan ang paksa na aking tatalakayin ngayong araw sa ating pagtatanghal. Alamin ang mga detalye, manood at tutukan. Si Francesco Messina ay mayroong isang mabuting kaibigan na nagngangalang Giovanni Papini, ang sikat na manunulat na Italiano na namatay noong 1956 sa loob ng mahabang panahon siya ay ganap na paralisado. Pati ang dila niya ay naapektuhan at nakipag-usap siya sa mga ungol na tanging pamangkin lamang niya ang nakakaintindi. Ang tanging pakikipag-ugnayan ng sikat na manunulat na ito sa labas ng mundo ay sa pamamagitan na lamang ng sinag ng liwanag na nakikita niya sa kanyang kanang mata. Ang makakita ng kaunting liwanag at magbasa ng ilang salita, kahit na may matinding kahirapan, ay pinagmumula ng napakalaking kagalakan para sa kanya. Isang umaga, tinawagan si Francesco Messina ng asawa ni Papini at sinabing, "Kanina pa nahulog si Giovanni sa bathtub o yung paliguan. Tumama sa kanang bahagi ng kanyang ulo at hindi man lang makakita ng kaunting sinag ng liwanag na dati nakikita niya noon. Ngayon siya ay ganap na bulag. Dinala namin siya sa pinakamahusay ng mga espesyalista ngunit wala silang magawa. Nawala na ng ang paningin sa mata niya." At sa balitang ito ay nalungkot si Giovanni. Dagdag ni Ginang Papini, "Dahil kaibigan ka ni Padre Pio, gusto kong hilingin mo sa monghen na ipagdasal siya." Labis na dismayado si Messina sa mga balitang ito. Nais niya lamang ang pinakamabuti para sa kanyang kaibigang si Giovanni at hindi siya magdadalawang isip na gumawa ng anumang sakripisyo para maibsan niya ang kanyang pagdurusa. "Anong magagawa natin?" tanong niya kay Ginang Papini. Tugon niya, "Iniisip ko na kung ibibigay ko sa iyo ang larawan ni Giovanni at pagkatapos ay ipapakita mo ito kay Padre Pio, ay baka may magawa siya." "Mukhang magandang ideya yan," sabi ni Francesco Messina sa kanya. Pagkatapos ay naghanda na siyang maglakbay patungo sa San Giovanni Rotondo. Uminto siya sa Florencia, kinuha ang larawan ni Papini at nagpatuloy papunta sa San Giovanni Rotondo. Kabibisita lang niya kay Padre Pio noong nakaraang linggo, kaya nang makita siya ng santo, manhid niyang sinabi, "Nandito ka pa ba?" "May malungkot na nangyari," ang sagot ni Messina sa kanya. "Walang paggagamot na makakapagpagaling sa aking mahal na kaibigan na si Giovanni Papini. Siya isang sikat na manunulat. Maski ikaw, kilala mo rin siya siguro."
Ano ba ang dapat kong malaman ka tungkol kay Papini? Sagot ni Padre Pio. Siya ang sumulat ng librong kasaysayan ni Kristo, ng Story of Christ, gate niya. At tapos sumagot si Padre Pio, marami ng tao ang nagsulat tungkol sa paksang iyan. Tapos nagpaliwanag si Messina. Malubha ang karamdaman ng kaibigan ko. Kaunti lang ang nakikita niya mula sa isang mata, ngunit pagkatapos nang siya mahulog at natamaan ang kanyang ulo, ngayon ay wala na siyang makita. Sa puntong ito ay kinuha niya ang larawan ni Papini at inaabot kay Padre Pio. Saglit itong tinignan ni Padre Pio, pagkatapos inilagay ito sa bulsa sa kanyang kamiseta. Kung iyan ang nangyari, pag-iisipan ko, sabihin mo sa kanyang pamilya na huwag mag-alala. Pinag-iisipan ko pa ito. Bumalik si Messina sa Florencia at ibinalita sa pamilya ni Papini ang lahat ng sinabi ni Padre Pio. Siya ay balisa at pinanghinaan ng loob. Nakita niya ang matinding kalungkutan ng asawa ni Papini. At sa loob-loob niya ay natitiyak niyang walang mangyayari. Sa mga sumunod na araw ay wala siyang loob na tawagan siya sa Florencia upang mangumusta. Ngunit makalipas na isang linggo, tinawagan siya ni Ginang Papini. Narinig mo ba na nakakakita si Giovanni tulad ng dati niya bago siya nahulog? Masayang tanong niya. Kung gayon, ang pagkahulog niya ay hindi naka-apekto sa kanyang mata, sagot ni Messina. Hindi, gate niya. May kakaibang nangyari. Ang lahat ng mga doktor na nakakita kay Giovanni ay nagsabi sa na ang kanyang mata ay napinsala ng tuluyan. Ngunit hindi sa maipaliwanag na dahilan, ay paano siya nakakita muli? Yun ang pagtataka ng mga doktor. Pero alam mo at ako ang totoong nangyari. Bueno, mas mabuti sigurong huwag na lang tayong magsalita ng kahit paano, sabi niya. Kung hindi, isipin nila na tayo ay mga panatiko. Si Giovanni Papini ay patuloy na nakakita hanggang sa dulo ng kanyang buhay. Tulad ng kanyang bungkahi, walang sinabi ang kanyang asawa tungkol sa nangyari. Ngunit sa palagay niya, ay dumating na ang panahon upang pag-usapan ito. Kaya nang kapayanamin siya ni Renzo Allegri ay pinagbigay alam niya ang istorya sa likod ng kanyang hindi may paliwanag na paggaling. Hanggang noon ay hindi niya alam kung bakit muling nakakita si Papini. Gayunpaman, sigurado siya na nagkaroon ng interes si Padre Pio at ipinagdasal niya siya. Mababaka sa ulat ni Messina na nag-aalinlangan pa rin siyang aminin na nangyari ay isang himala, ngunit di niya ito maikakaila sa kabila ng lahat. Minabuti na lang niyang manahimik hanggang sa punto na minarapat niyang ihalahad ito para sa ikabubuti ng iba. Isang istorya kung saan ang panalangin ng isang santo na tulad ni Padre Pio ay nanaig upang ipagkaloob ng Diyos ang isang mahimalang pagaling, bagaman bahagya lamang. At dito po nagtatapos ang ating pagtatanghal ngayong araw. At kung naibigan po ninyo, huwag po kayong mag-atubiling mag-like, mag-komento, at i-share din po ninyo ang video nito. Gawin ito at may sasama namin kayo sa aming susunod na pamisa na ipinagdiriwang po sa bansang Pransya. At para sa inyong di pa nakapagsusubscribe sa aming channel, supportahan kami at mag-subscribe na po kayo ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya o ang notification bell sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas na mga episodyo sa hinaharap. At kung naitinyo kaming suportahan, inaanyayahan ko po kayong lumako sa aming eksklusibong grupo ng mga taga-suporta at mga buwanang mga donante na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio, kung saan ang benepisyo po ng iyong paglahok ay mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa para sa inyong sarili at sa inyong intensyon na naaayon po sa halaga ng inyong abuloy buwan-buwan. At sa inyong paglahok, patadalan po namin kayo ng regalo ng binasbasang larawan,
o medalya ni Padre Pio na ayon din po sa inyong buwan ng abuloy o donasyon. Pakatandaan na ang mga pagbibisa para sa inyo habang kayo nabubuhay pa ay mas makabuluhan kaysa sa mga misa na ipagdiriwang matapos din yung yumao. Kaya ituringin nyo ito bilang isang spiritual investment, pamumuhunang espiritual. At para sa mga karagdagang mga detalye, maaari po ninyong bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipio.ph www.angtinignipadipio.ph. At maaari rin po kayong makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa angtinignipadipio@gmail.com angtinignipadipio@gmail.com. At maaari rin po kayong magpadala ng mensahe sa amin sa pamamagitan ng pag-message sa amin sa Messenger sa Facebook sa aming Facebook page na Ang Tinig ni Padre Pio. At dito po ay magwawakas na po tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.